Hello guys, welcome sa isa na namang edisyon ng Showbiz Plus. Ayan, so ako nga pala Showbiz si Chris. Plus. Ayan, tama ka, Therese. At ako naman si Anne. Yeah, kami ang magiging host niyo for today's episode. So, naku, hindi ko na patatagalin pa. Nakaka-excited pang ating magiging guest for today. So, let's all welcome Black 9 and Miss Grace Cristobal. Ayan, so isang virtual na palakpakan naman dyan sa ating mga guests ngayon. Hello po, Black 9 and Grace Cristobal. Ayan, so nice meeting po. And of course, ngayon alam naman natin, siya bago natin simulan ang chikahan natin, kumustahan naman muna tayo. Alam natin na during the pandemic, di ba, nakakulong lang tayo sa bahay. Ayan, kumusta naman po tayo during the days of quarantine? Ako po, ayun nasanay na nga eh. hindi naman ang kailangan natin gawin sa kahit na anong pagsubok sa buhay, you need to adapt. So, and honestly, nasanay na talaga ako. It's been almost 2 years na. And I'm sure karamihan sa mga kababayan natin nasanay na rin. I just hope na nasanay ka towards the betterment to yourself, no? Lahat ng para sa pamilya mo, hindi yung para matalo tayo ng pagsubok na to. Yun, totoo yun, nasanay ako that na natuto akong mag-adjust, no? Sa kung anong adjustment na kailangan kong gawin when it comes to releasing new songs and kung ano mang kailangan kong gawin para makahabol sa panahon na to. Okay, maraming salamat. Actually, maraming adjustments talaga. How about Ma'am Grace? Actually, kami hindi kami nag-adjust. Syempre, on our business part, alam mo naman, essential kasi yung business namin. So, awa ng Diyos, malaki yung pasasalamat ko kasi kahit na marami na pong nagsara, pero kami po, bukas po kami. Even yung ECQ, lahat, kami bukas po at wala pong naapektuhan. At yun din po pinagpapasalamat ko sa Diyos kasi yung mga empleyado ko wala pong naapektuhan sa kanila na mawalan ng trabaho. So, patuloy pa rin. Yun po yung pinaka ginawa po namin para mag-improve pa po lalo. Ayan, that's great to hear po. Actually, may nabalitaan tayo, Therese, diba? Ano nga ba yun? True! Nabalitaan namin na naglabas kayo ng bagong single na ang title ay Maulit Man. So, pwede nyo ba kaming kwentuhan paano ito nagsimula? Ano ba yung mga naging inspirasyon nyo para mabuo tong kanta na ito? Yun nga po, dahil nga sa pandemic, ako'y naghahanap ng ibang mapagkakakitaan, ano? At so yun, na-meet ko si Miss Grace dahil nga sa kanilang water business na Alcaviva. Nag-uusap kami, and then nabanggit niya sa akin na gusto din niyang kumanta. Mayroon siyang hiling at passion sa pagkanta. Sabi ko, talaga ma'am, gusto mo gawa kita ng kanta? Sabi ko sa kanya. Mm-hmm. Very, very, very natural lang naman at very accommodating sina Miss Grace at yun na, doon na nagsimula ang pagsulat ko ng kanta for them and pag-release namin ng Maulit Man. Ayun, so syempre di ba song, kanta, mayroong kirot sa puso, hugot sa puso yan. So, ngayon po, if ever may ibabahagi kayong pinaka-favorite line ninyo from the song, question for the both of you ito, may favorite line ba kayo sa song and may personal hugot din ba kayo doon? Unahin natin si Glock 9. Actually, ang kwento ng awitin na ito ay malaking tulong sa akin sa pagsulat dahil ang story ng song na ito ay based sa story ng love life ni Miss Grace at ng kanyang asawa. So, doon yan na nakabase at kaya naman napakadali kong nasulat yung song. Kung meron man siguro akong line na favorite dun sa song, natutupad lang ang pangarap pagka piling ka, baliwala ang yaman pag ako'y nag-iisa.
Oh, may hugot nga po doon. How about Miss Grace po? Ang pinaka favorite ko talaga doon at yung hindi ko makakalimutan at palagi ko siyang iisipin is yung kapit ka lang sa akin, huwag kang pipitaw. So siguro in any instances sa buhay, no, kahit yumaman ka man, gumanda man ang buhay mo, at yung ang pinaka importante pa sa lahat doon yung makaranas ka ng mga pagsubok, doon mo matututunan na kung ang bawat isa sa inyo is still kakapit pa rin sa isa't isa. Kasi 'di ba lalo na ngayon, ang daming mga family na kumbaga na may problema at nakakaranas ng problema ngayon, unang-una sa financial, 'di ba? Pero eto kasi dito masusubukan eh, no, yung kung paano mo or kung gaano mo kamahal ang isang tao kahit makaranas ka man ng pagsubok. Yung hindi mo siya bibitawan. Yun yung pinaka-importante sa lahat. True. So sure naman na makaka-relate ang ating madlang people at mga netizens sa inyong bagong kanta. May tanong lang ako sa iyo, Miss Grace, since ito yung first collab experience mo tapos with Mr. Glock 9 pa. So how does it feel na isang Glock 9 agad yung naging first collab mo? And also, na-try mo rin bang mag-venture sa meron ka bang experiences prior na sinalihang contest or something na pwede mong ikwento sa amin? Sa totoo lang, no, gusto kong i-share sa inyo na wala akong kumbaga pinangarap dati na salihan kasi nga sa totoo lang ever since, no, kahit na sa loob ko marunong akong kumanta pero hindi ko siya kayang ilabas. So unang-una napakamahiyain ko, lumaki akong napakamahiyain. Ngayon na lang talaga ako medyo kumapal ang mukha kaya kaharap niyo ako ngayon. Kasi actually si Kuya Aris, no, si Glock 9 ang nagbigay sa akin talaga ng opportunity na ipakita ko na may talent din pala ako. Alam mo 'yon? Kumbaga, sabi ko nga sa kanya, "Kuya, parang nahihiya ako, natatakot ako. Kaya ko kaya?" So siya yung nagsabi sa akin, "Kaya mo 'yon, Miss Grace." Yung tipong ganun. Pero iisipin mo bakit sa isang Glock 9 mo maririnig yung ganun na kung tutuusin, alam niyo naman kung ano yung parang yung mga special characteristic ng isang mga rapper, no, parang hindi lalabas sa bibig niya yung ganon, di ba? Pero si Kuya Aris kasi is siya yung tao hindi mo makakalimutan talaga dahil napakabait niya and napaka-accommodating. So hindi ka kumbaga yung hiya-hiya mo na yan kahit first time and at the same time Glock 9 yan, no, yung makakasama mo, maglalakas loob ka na kumbaga ipapakita mo yung talent na meron ka. Ayan, so truly nga, di ba? Parang it's a wonderful experience. How about kay Glock 9 po, sir? Tanong ko po sa iyo, for sure, sa tagal mo sa industry, marami ka na rin nakakollab. Ano naman po yung pinagkaiba ng collab experience mo with Miss Grace sa ibang artist? Normally kasi yung mga collaborations ko before, initiated ng label. O kaya, yung mga nakakasama ko ay... Most of the time, mas nauna pa sa akin. So, ang kaibahan kay Miss Grayson, isa sa kinakatuwa ko din sa collaboration namin. Nakikita ko sa kanya yung passion niya sa music dahil nga nagsisimula pa lang siya. Mm-hmm. Pero regardless kung gano'n na karaming achievements na sa buhay, nakikita mo na willing siyang matuto and very accommodating siya sa lahat ng mga suggestions namin. At natutuwa ako dahil nakikita ko na ina-apply niya kaagad, no? From the recording and from the shoot the music video. Kaya ako ay tuwang-tuwa sa project na ito dahil para kang naglimlim at nakita mong lumipat ng mahusay ang inalagaan mo. So very very thankful sa project. Ayan. For sure, aabangan po ng nating mga netizens ang inyong collab. So, tumako lang naman po tayo sa isa nating segment, which is ang Quickie Talk. Meron lang po kaming mga questions sa inyo. Meron lang po kaming mga questions sa inyo na sasagutin niyo lang po. Kung ano po yung una niyong maisip is go na po yun. For Miss Grace po muna tayo, since for sure maraming mga netizens ang curious po with Miss Grace. Miss Grace, kung papipiliin po kayo, isang simpleng tao na gwapo or
isang simple, isang mayaman or hindi naman ganun kagwapuhan? As syempre, magiging practical na tayo dyan. Kung makakapamili ka rin lang, di ba, sabi mo, kung makakapamili ako, syempre, pipiliin ko na yung gwapo at sa mayaman, di ba? Di ba, practical lang tayo, di ba? Pero, sa totoo lang, kahit naman maging simpleng tao, kaya naman ding yumaman. At kaya rin maging gwapo. Di ba? Mm. Kasi kapag may pera ka na, pwede ka na rin magpagwapo, di ba? At meron naman tayong kanya-kanyang pamantayan ng gwapo sa paningin natin. Pwedeng sa kanila hindi, pwedeng sa atin, gwapo siya. Next one po, cellphone or laptop? Ako po ba? Yes po, Miss Grace pa rin okay. Po tayo. Cellphone, sa cellphone po, cellphone. Yan po. As Miss Grace pa rin po, sorry po. Kung papipiliin po kayo, isang rapper o isang balladeer? Syempre, dun na sa rapper. Kaya nga siya yung nauna kong ano, di ba? Collaboration. Di ba? Kung may weird trait po kayo ngayong pandemya, ano po yung weird trait na na-realize or na-discover niyo sa sarili niyo po? Na pwede pala akong kumanta sa harap ng ibang tao. Wow! So, ayun po, last one po, kung bibigyan po kayo ng 1,000,000, ano ang una niyong bibilhin? At bakit po? Syempre, doon, sa pagiging babae, kasi andyan na yung, Diamond's best friend. So, yun yung una kong bibilhin. Kasi pagkakataon ko na yun, di ba? Kung bibigyan ako ng 1,000,000, yun, Diamond's. Also, investment po rin siya na magagamit niya, lalo na ngayong pandemya. Ganun eh. Para pagka, pwede mong isandla, tama ba? Ayan, so, thank you po, Ms. Grace. Actually, konti na lang, isang segment na tayo. Ito naman yung complete sentence para may relationship dito sa ating kanta, sa inyong awit na maulit man. Magko-complete the sentence tayo galing sa lyrics mismo ng inyong awitin. Ayan, so for the both of you po, unahin siguro na si Sir Glockman and then si Ma'am Grace pamaya. So, first line, may mga pangako na hindi natutupad. Hindi natutupad. Okay, for Miss Grace? May mga pangako na palagi na lang na napapako. Oh, may something yun na. Anyway, second line natin for the last time. Kung maulit man ito. Sa akin po ba? Opo, Sir Jackman. Kung maulit man ito, susulitin ko. Ay, susulitin. Tama. Diba? Miss Grace, kung maulit man ito. Kung maulit man ito, ito pa rin yung lagi kong gagawin. Oh. May hugot sa pagkanta si Miss Grace. Correct, and go. So, ayan po. So, thank you. Hindi ko na po ito patatagalin dahil nabalitaan po namin na may susunod pa po kayong Mix Live. So, thank you Miss Grace and Mr. Glocknay. We are really happy na nandito po kayo ngayon sa aming show na Showbiz Plus. Baka meron po kayong message sa ating mga taga-subaybay or you want to promote your single po? Ayan. So, unang-una sa lahat, gusto kong magpasalamat sa sumuporta at patuloy na susuporta po sa amin, lalong-lalo na yung single namin na Maulit Man by Glocknay featuring ang inyong lingkod, Grace Cristobal. Maraming pong salamat at patuloy nyo po sanang panoorin nito kahit na ulit-ulitin nyo po sana, no? Yes. Parang marami tayong views, lalong-lalo na sa YouTube, no? Sa YouTube channel ni Kuya Aris, no? Glocknay YouTube channel. And sa Spotify, Amazon Music at saka po sa iTunes. And sana po patuloy nyo rin po akong suportahan sa IG, Instagram, Facebook, Grace Cristobal Official. So yun po, maraming pong salamat and God bless. Yan na, at nabanggit na ni Miss Grace, patanya po sa Glocknay YouTube channel ang aming bagong single, Maulit Man, featuring Grace Cristobal. Yan po, available din po yan sa lahat ng digital platforms. I-soundtrip nyo, i-recommend nyo sa lahat ng mga kaibigan nyo na umiibig at nagmamahal. Ayan, so for sure,
ipa-follow at papanoorin niyo ng ating mga netizens. So again, thank you very much po for your time, Glock9 and Miss Grace. Hope you had fun with us dahil kami super nag-enjoy kahit very short time lang ang ating chikahan. Ayan. And also, kung pagkatapos yung i-follow ang mga social media pages nila, Sir Glock9 and Miss Grace Cristobal, follow niyo rin po ang mga social media pages ng Bandera. Also, wag kalimutang i-check ang Bandera website para araw-araw kayong updated sa mga showbiz chika. Hanggang sa susunod na episode ng Showbiz Plus. Thank you po! Thank you po! Maraming salamat po!